Mga kumare at kumpare, nasubukan nyo na ba ang ganitong luto? Simple pero masarap. Parang buhay natin. Simple lang pero masaya. Basta kontento ka kung anong meron ka. Hi mga kumare at kumpare, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ngayong araw na to ay magluluto ako ng manok. Meron tayo 5 kalamansi. Yung kalamansi po piniga ko. Pagkatapos ko po pigain, tatanggalin natin yung kanyang buto kasi yung buto mapait po ito. Ayan. Kailangan na natin tanggalin yung buto dito para hindi siya mahalo sa manok. Pag natapos po natin tanggalin yung ating buto ng kalamansi, ilalagay natin siya sa hinugasan nating manok. Yung manok po nilagyan ko to ng paminta. Ayan, nilalagay ko po yung paminta. Tapos ibubuhos natin yung piniga nating kalamansi dito. Saka natin hahaluin o kaya lalamasin natin ang ating kamay. Tapos, hahayaan muna natin siya dyan sa tabi ng mga 30 minutes. Pagkalipas po ng 30 minutes, lulutuin na natin yung ating manok. Magpainit po tayo ng kawali at lagyan natin ng mantika. Pag mainit ng mantika, ilagay natin yung ating bawang at saka yung sibuyas. Pag nagisa ko, pinapabrown ko muna yung bawang kasi mabango siya. Tapos, pag medyo malambot na yung ating sibuyas, ilalagay natin yung ating luya. Pag nagisa pala tayo mga kumare at kumpare, kailangan tama lang yung sangkap natin kasi pangit naman pag sobra dahil pangit na yung lasa niya. Katulad din yan sa atin pag nagmahal tayo, kailangan huwag sobra-sobra kasi minsan pag nagmamahal tayo ng sobra-sobra, nakakalimutan na natin yung ating sarili. Hindi pwede na ikaw lagi ang boss sa inyong dalawa. Hindi pwede na ikaw lagi ang magdi-desisyon sa inyong dalawa. Kailangan pakinggan mo rin yung mga desisyon niya. Maaari makakabuti yan o mas makakabuti niyan sa inyong dalawa. Maghahalo po tayo dito ng papaya at saka gata. Ayan po, iniwa ko ng maliliit yung ating papaya. Ito na po yung ating gata. Ngayon, tuyo na po yung ating tubig na galing sa manok. Haluin natin. Halo-haloin muna natin bago natin ilagay yung ating gulay na papaya. Ayan, kung nakikita nyo, oh, wala na siyang tubig. Ilalagay na natin yung ating papaya. Ayan, pagkatapos natin ilagay yung ating papaya, ilalagay natin yung ating pangalawang piga ng niyog. At ito yung sikreto, tanglad. Alam nyo ba yung tanglad pang paalis ng lansa? Ang sarap ng kombinasyon ng tanglad at saka papaya. Kasi ang bango ng tanglad tapos yung papaya medyo manamis-namis. Katulad din sa isang relasyon, hindi pwede na puro tamis lang. Minsan talaga merong pait. Yung pait na yan, yan ang mga pagsubok sa isang relasyon. Ano man yung mga pagsubok sa relasyon ninyo, kailangan malagpasan nyo yan. Kailangan pag-usapan nyo ng mabuti kung paano ninyo haharapin. Pag nalagpasan nyo yung pagsubok na yan, magiging mas matibay ang relasyon ninyo. Kung meron kayong di pagkakaunawaan, kailangan pag-usapan nyo yan bago kayo matulog. Bago kayo matulog, kailangan tapos na yung hindi nyo pagkakaunawaan. Mga kumare at kumpare, pag may isang bagay tayo na gusto na ayaw ng isa, tanungin nyo kung bakit, ipaliwanag niya para maunawaan mo. Huwag mo nang ipilit pag ayaw niya kasi pag aawayan nyo lang, hindi yan makakabuti sa inyong dalawa. Kailangan andyan ang respeto natin sa isa't isa. Respeto natin din yung mga minamahal niya sa buhay, katulad niya ng mga magulang niya at kapatid. Mahalin natin kung sinong mahal nila. Huwag lang yung kabit, ha? Siya nga pala, mga kumare at kumpare, nilagay ko na yung kakang gata dito. Ito yung unang piga ng ating niyog. Ngayon, pakukuluin natin itong gulay natin. Pakukuluin natin kasi para maluto yung gata.
Kung mapapansin nyo po, kumukulo na yung ating gulay. Pero pakukuloin pa natin ang husto ito hanggang sa maluto yung ating gata. Kailangan maluto yung ating gata para hindi siya madali mapanis. Maganda nga yung gulay na parang naglalangis-langis kasi di agad napapanis siya eh. Kahit hindi mo siya ilagay sa ref, takpan mo lang sa lamesa, hindi siya napapanis. Ayan, malapit na ito maluto. Kung nakikita nyo, kumukulo na siya. Alam nyo, pag nagkakaedad na, parang hinahanap-hanap nyo na yung mga pagkain noon, yung mga gulay. Kasi dito sa Manila, bihira lang natin matikman. Kadalasan sa ating manok, piniprito natin, inaadubo. Ito siguro, mga 3 taon na di ako nagluluto ng ganitong pagkaluto. Kasi medyo matagal kasi lutuin to kasi kailangan mo pa magbiga, kailangan mo pa magbalat ng papaya. Mga kumare at mga kumpare, katulad po ng niluluto ko, simple lang yung mga ingredients niya pero masarap at masustansya. Siya nga pala mga kumare at kumpare, malapit ng maluto itong niluluto natin. Tinitimplahan ko na kung tamang timpla niya. Pag kulang ng asin, dadagdagan ko lang yan. Hindi ko na siya lalagyan ng mga seasoning kasi para mas healthy yung ating niluluto. Kulang po ng asin at dinagdagan ko kaya hinahalo ko ulit siya. Ngayon, titimplahan ko ulit kung tama ba yung timpla niya. Ayan, okay po yung timpla niya. Super sarap po talaga. Ayan po, kumukulo-kulo siya. Hinahalo ko siya. Kaya ano pa po ang hinihintay niyo mga kumare at kumpare, subukan niyo po yung ganitong pagkaluto ng manok at hindi kayo magsisisi. Talagang uulitin niyo ulit magluto. Ayan po, ngayon ang gagawin natin, papatayin na natin yung ating apoy nito, yung ating kalan. Ito na po, nilagay ko na sa ating mangkok. Ito na po at kakain na tayo. Tara, kain na tayo mga kumare at kumpare. Sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa susunod na video, salamat po!